Mag-iihaw kami ng manok. Iyaw ba tawag dyan, lechon? Pagkaluto nito, kakain na po tayo. Ano na, ano lasa ng labu yung manok? Masarap. Masarap? Masarap yung labuyo. Oh, yan po yung labu yung manok ng patag. 45 days. Ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog sa pag-busy natin. Eto guys, meron lang akong napanood sa isang content. Kinontent ito eh, sa isang bundok, isang katutubo na nagluto sila ng 10 buo na labuyo. Ano, syempre, yung ibang nanonood, syempre, naniwala sila labuyo kasi syempre, nasa gitna ng bundok, no? Pero ako, since magmamanok ako, alam ko yung labuyo, alam ko yung mga panglaban, yung mga gate fowl. Syempre, alam din natin yung layer, yung mga ginagamit, yung broiler, alam din natin. Alam din natin yung mga organic. Yan. So, siyempre, gusto ko lang ano, nanag-comment lang ako. Pakilita ko sa inyo yung totoong labuyo ng manok. No, ang labuyo kasi yan lumalaki ng 1 kilo. More or less, mga half kilo lang yan. Maliit lang yan. Mga malaki pa nga yung palad ko eh. Maliit lang yung manok na yan. Pag sinabi mo labuyo, ito yung manok sa bundok na maiilap. Pag sinabi mo mailap, hindi mo basta mahuhuli. Malayo pa lang. Lumilipad na siya. Tumatakbo na siya. Kaya lang, masarap yung labuyo kasi bihira to kasi ang kinakain lang nito yung mga ano yung mga nasa gubat lang. Ayan, kaya masarap yung labuyo. Kaya lang bihira ka makakuha niyan. Ano, yan labuyo na yan dahil malayo ka pa lang lumilipad na yan. Pakita ko sa inyo guys, ang totoong labuyo. Ito, sa mga hindi nakakakilala sa native sa labuyo ng manok, no. Ito po siya. So, kung makikita niyo guys, nakuha ko to galing po sa bundok. Ayan, binigay sa atin ng ating mga kaibigan para maalagaan. Kaysa naman katayo nila, alagaan na lang natin. So, inaalagaan natin. So, makikita mo ang native. Matpaydan na to, guys. Ha? Ito, more or less, mga ano na to. Sa tigas ng paa niya, more or less, mga 5 years na ito. Ito. So, makikita mo, napakaliit lang niya. O, yan, o. No? Kaya nga sabi ko sa'yo, yung laman niya, malaki pa yung palad ko. Yan, o. O, yan. So, maliit lang siya. Yan. So, kagaya ng mga ordinary native chicken, naglulugong din siya, ganyan din yung ano. Kaya lang ito, may mga nagko-crossbreed nito, no? So, kaya lang, pag kinrossbreed mo siya, masyadong maliit. Ayan. So, ganito yung klase ng labuyo. Ayan na, ito. Para dun sa mga nakapanood nung content na yon, na may nag-content, no? Na siguro hindi siya nakakakita ng native na manok, para lang magkaroon ng magandang content, sinabi niya, nagluto sila ng 10 labuyong manok. Okay, so iba yon, no? At yon, sisiguraduhin ko sa inyo, yun yung tinatawag na 45 days, so yung mga broiler, no? So ito ang totoong labuyo na manok. So meron pa rin native, iba pa rin yung native, no? Iba rin yun. Ito yung labuyo. Yan. Okay? So ito yun, guys. Ayan. Maraming nakukuha nito sa mga bundok. Ayan, kita mo, napakaliit niya. Yung tahid, napakahaba. Hindi ako basher, ha? Hindi ko binabash yung nag-content nito. Kumbaga, educational purposes, no? Doon sa mga, baka mamaya sinabi na, lalaki pala ng mga labuyong manok. Hindi labuyo yon. Ano po? So, ito po ang tunay na labuyo. Yan, maliit lang. Makikita mo yan, no? Maliit lang, oh. Oh, parang malaki lang siya sa kalapati ng konti. Yung mga bantam chicken, ganun lang siya kalaki. Pero sobrang ilap nito. No, kaya mapapansin mo yan, nakatali lagi. Kahit nakakulong siya, nakatali siya. Kasi sobrang ilap niya. Okay, so ito yung guys. Labuyo na chicken. Siyempre, kung bago ka pa lang sa akin channel at napanood mo na yung mga videos, huwag mo pong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. And don't forget to follow, like, and share ang aking Facebook page, Mysterious Guy Vlogs.